Yo guys, magandang gabi. Ito, maghahabol lang tayo sa ating content ngayon kahit medyo lumalalim na yung gabi, no? Pero sa mga bago lang dyan sa ating channel, guys, ano? Mag-subscribe na po kayo guys bago mauli ang lahat, sayang naman. At i-on yung notification bell para palagi kayong updated. Ayan. So ang ating magiging content ngayon guys, no? Yung mga condition lang ng coin, mabilisan lang ito, no? Ito pong 5 piso na ipinakikita ko sa inyo ay example lamang. Kuha tayo ng isa para maging familiar na tayo sa mga kondisyon at matuto tayo magbasa mga kondisyon ng bariya. Ayan, ito pong isang coin na kinuha ko. Ayan, maganda po ang kondisyon. Ayan, dapat matuto po kasi tayo magbasa sa mga kondisyon ng bariya. Kapag ganito po ang kondisyon ng isang bariya, no, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Para sa akin, ang condition nito, no? Ayan, ay, kukuha tayo ng isa. Alos pareho din naman yan, eh. Pag ganyan ang condition, guys, natural na natural. Para sa akin, isa is almost or about uncirculated. Katulad din itong isa na dinampot ko, no? Kasi ito, medyo mas mababa. Ayan. Ito yung isa, no? Yung tatlo po muna dinampot ko kanina, yun po para sa akin ang grade po noon ay is almost or about uncirculated, na makikinang pa siya talagang mukha nga hindi pa nag-circulate na. So ito guys, papakita ko lang sa inyo, ito ay explain ko isa-isa. Ito pa yung mga kondisyon ng bariya natin, para kasi nakalimutan ko nga i-share, no? Puro na lang ako value, hindi naman kailangan kasi importante. Ibig sabihin, importante yun, siyempre yung mga value. Ito po na lang kasi value. So ito, may bala tayo ngayon. Yung condition naman ng bariya ang ating topic. Ito dapat mas dalasan ko ang pagtatopic ito kasi kadalasan hindi po ito alam ng ating mga ano, viewers. Ano. So ito, unahin natin ito, yung nasa unahan. Yung AG3, no? Yung may araw na yan, mabilis ang pag-explain tayo. AG, ibig sabihin yan is about good. Kung mapapansin nyo, about good guys, medyo nakalbo na siya, no? Yung hindi nyo na makakita halos yung sa buhok lang niya, medyo parang nakalbo na siya, although di naman talaga siya kalbo, pero pag tingnan mo halos di mo na makita yung buhok niya, yung mga yung mga script napudpud na. Ayan po ang about good. Tapos sumunod is good. Halos din, hindi naman po nagkakaiba yung about good na yan saka yung good. Konting diferensya lang siguro. Basta about good or good, almost the same. Para sa akin lang. Ano. Basta ganun po yun. Para sa akin lang. Pero pwede nyo pong pag-aralan yan. Then, very good condition. Ayan, very good condition. 10. Yung pangatlo. Meron lang, medyo gumanda lang ng konti itong very good condition sa about good kasi naging sharp lang ng konti yung pot trick dyan. Kasi kung nung sa about good, talagang nakalbo. Dito sa very good condition, talagang pag tingnan mo naman, pag kinapa mo yan, makakapa mo pa yung mga texture niya, yung script. So ayun po ang about good. Ano. Ayan, tapos yung fine, 12. Sa pine 12 naman, talagang pagdating sa pine 12 naman, hindi lang basta yung kanyang script ay makakapago pa. Talagang pag tinignan mo, sa tingin pa lang, makikita mo na sabi, wow, this is very fine. Ayan, tapos yung kinang niya, talagang nandun pa. Ayan po ang fine condition. Tapos sa very fine 20. Ayan, oh, makikita nyo naman, ano, so kahit sa picture lang yan, very fine. Talagang kahit i-compare natin sa ibang bagay, pag sinating, wow, this is a very fine nothing. Well, this is very fine. This is fine. Pag sinabi natin ganun, mapapansin nyo na agad na talagang fine. Tapos, pero syempre mas mainam pa ang kondisyon doon pag sa coin ang pag-uusapan. Very fine, 35. Ayan. Yung number po niyan guys, may 3, may 6, may 10, may 12, may 20, 35. Yung po yung tinatawag na coin guys eh. Numeric grading po ang tawag doon. Nakuha ko po yan doon sa Numismatic Guarantee Corporation. Ito po sa verified condition. Medyo yung kulay niya doon pa.
ayan o, parang kasi dito sa Verifine 20 medyo faded eh, no? Pero pagdating sa Verifine 35, ayan, andun pa yung kanya, oh, parang yellowish. Alam niyo po yun, nakakita naman kayo ng mga coin na gano'n, guys. Yung iba kasi yung yellowish na dating eh. Parang andun yung, pag manilaw-nilaw kasi, ay lalo yung mga especially yung mga gantong coin, ano yan. Pag yellowish yan at andun pa yung mga sharpness, ayan. Yung po yung tinatawag na very fine. Tapos sumunod, extra fine. Ayan, extra fine, 45. Medyo malaki na po ang pagkakaiba niyan. Ayan. Talagang masasabi mo ng step mo lang. Taasan mo ng konti, verify condition. Ngayon siya parang i-kuan lang natin dito yung ating common sense. Diba? Alam niyo po yung tantiometer na aking tinatawag yung tantiometer natin ano. Pero siyempre, meron pong basihan yun. Hindi na tayo basta-basta magtatantiometer. Meron po tayo basihan. Magsisimula po tayo sa pinakamababa at iaangat natin sa pinakamataas, no? Diba? Tapos ito na sa AU. Almost or about uncirculated 55. Ayan, o. Yung may arrow na yan. Talagang kitang-kita mo na yung portrait na talagang malinaw. Yung kinang niya talagang nandun. Ang kinang. Pati yung mga lettering yan na kung titigyan mo siya sa naked eye mo talagang boom boom pa. Ayan, tapos yung mean state na tinatawag nito, pero na mean state na to eh, 63. Kasi ang pinakamataas talaga dyan is 70 doon sa NGC na dito. Ang ano lang nila rito is 69 lang eh. So ayan po guys, no? Mean state 63, kadalasan doon pag pumupunta tayo doon sa NGC, 65 pinaka kuha nila sa pinaka maganda eh. Kasi halos wala pa tayong nakitang 70 ano. Mid state 63 katumbas po niyan is yung brilliant uncirculated. Para sa akin yun po ang katumbas niyan, yung mid state 63 niyan. Tapos pampinali, no, mid state 69, ayan na po yung pinaka sinasabi ko lagi na superb na kondisyon ng isang barya. Katumbas niyan yung parang isang proof coin na talagang sobrang kinang, walang gasgas. Yung itong pagkatapos lang siguro niya gamitin ay naitabi na agad siya. Nailagay sa magandang lalagyan yan, yung mid state na kondisyon ng isang barya. Ayan po yun. So ayan guys, ano, in-update ko kayo sa mga kondisyon. Magkakaroon ulit tayo ng update sa mga kondisyon ng barya. So until next time po guys, God bless you all. I'm out.